Okay, mula dito sa Paway, Ilocos Norte, ating makapanayam yung proud parent na si Mother Teresita Alegado dahil ang kanyang anak ay naging top 1 sa katapos lang na Civil Engineer's Licensure Examination. Nay, congratulations, anong kwan natin, nararamdaman natin kasi ano, yung anak nyo po ay top 1 sa kanyang board exam. Masaya sir kasi hindi ko inaabangan na mag-top 1 siya, tsaka ang alam ko lang, pumasa siya sa board exam na ito. At saka pagkatapos yung board exam, makapasa siya, magkaroon ng trabaho para makamit niya yung mga gusto niyang bilhin sa para sa sarili niya, ganun sir. At saka masaya na rin ako sa kanya kasi naging nakamit niya yung gusto yung maabot niya yung gusto niya na course, sir, kasi yung civil. Yung ba talaga ang gusto niyang kunin nung bata pa siya? Oo, sir, kasi nagdo-drawing siya. Tapos nung hindi ma-waiting list dito yung MMSU, sir, tinapon na yung drawing niyang bahay niya, sir. Parang nadismaya noon. Nadismaya, sir, nung waiting list. Tapos yung principal namin, Lord, ay Sir Tamalagip. Nag-text king sa kanya, sir. Sabi niya, bakit waiting list? De, bukas pumunta ka, sabi niya, sir. Pumunta siya. Tapos pagbalik niya ng hapon, kuna na, ay mama, naka-enroll na kon. Ano to? Nasaan? Sabi ko. Sa MMSU ko na, Lord, thank you. I-pull out na yung paper na Lord sa lawag, sir, para Edo. Kahapon po, paano po nyo nalaman ang result ng kanyang examination? Sa katunayan, sir, di may alam. Yung tita niya at saka yung asawa ni Engineer Pedro. Natutulog pa, sir. Sabi niya. Nung malaman niyo yung resulta, anong first reaction po natin? Nung sinasabi nila, sir, hindi pa ako naniwala. Sabi ko, buksan mo nga yung yung cellphone mo. Wala, dinelete ko lahat. Tinignan ko yung cellphone ni Matet. Sabi ko, Lord, ako doon ako para yung namadid yung sarili ko. Tsaka wala na. Iyak na ako ng iyak kasi hindi ko na-expect na ganun, sir. Ayang mag-isa siya sa nag-top 1, sir. Nay, paano po natin itaguyod ang pag-aaral ng mga anak natin? Kasi nalaman po namin kayo po ay sumasadlan lang sa paglalabada at tumutulong din sa mga gawain sa bukid. Oo, sir. Nung magtatanim kami ng mais, palay, siyempre, sir, hindi naman namin makakain lahat. Ibinibenta para lang may allowance, tsaka pambayad sa utang, ganun, sir. Tapos, magkulang ang allowance, yung pinagtatrabahuan ko, babali ako, sir. Ganun. Tapos, pag binayaran ko na, bakit may pera ka na ba? Ayaan mo na muna. Ganun, sir, yung mga iba. Magkano naman yung kinikinatin sa paglalabada? Yung iba, 450, 500, sir. Hindi, sir. Isa, dalawa lang, sir. Isang linggo. Paano pa natin pagkasa inyong allowance? Kasi apat po yung anak ninyo po, ma'am. Kung wala nang ulam, sir, di mangutang na lang, sir. Mangutang. Siyempre, sabi ko na ngayon sa'yo, sir, utang. Utang ta, utang jay. Pag mera, bayad. Ganun lang, sir. So, Nay, masabi natin na ang kahirapan ay hindi hadlang sa edukasyon ng mga anak? Hindi, sir. At nasa kanila na yon. Yun ang sinasabi ko sa kanila nga. Porsigida lang, sir. Kasi wala akong maibibigay sa kanila na hindi yung pag-aaral nila. Pag magkatrabaho ni sila, may maganda silang hanap buhay. Hindi ko na sila problema pag akong nagkatanda. Yun lang ang iniisip ko, Lord, sa kanila. Kaya sinasabi ko lagi. So sa ngayon, dahil top 1 yung anak ninyo po, talagang sulit lahat yung yung pagod, paghihirap po natin, sir, sa paghahanap buhay? Masasabi ko, yes, sir, kasi yun na lang sigurong iniiyakan ko. Malagi kong naalala na naghihirap ako dyan. Gusto ko lang nga pumasok sila, sir. Ayaw ko silang mag-absent sa school para hindi nila na maranasan yung naranasan kong paghihirap nga naglalaba ganun, sir. Kumusta naman si Alexis nung siya ay bata pa? Talagang matalino sa school? Matalino, sir. Hindi ko pa
Yung iba, tinuturoan ko na mag, ano noon, kagaya ng ate niya, tinuturoan ko. Pero ito nung ano na hindi na. Siya na mismo, grade 1, siya nag-ano ng assignment na ganun, sir. Siyang panganay po, nai? No, sir. Pangalawa, sir. Pangalawa. Yung pangatlo, pang-apat, anong course din? Ag first year college, supay lang, sir. Ngayon, nai, meron na kayong katuwang sa paghahanap buhay kasi ano, year na po siya. Siguradong marami ng offer sa kanya ngayon. Masasabi ko lang, sir, pag nagtrabaho na, sabihin ko na may katuwang na ako, pero as of now, ang ko pa, hindi ko pa masasabi, sir, kasi as in nga, wala pa, sir. Ganun. Anong mensahe po natin kay Engineer Alexis kasi meron na siyang title sa kanyang pangalan? Masasabi ko lang, sir, sa kanya, sir, kahit huwag na siyang magbabago, pag may trabaho siya, dapat ipantay niya yung sarili niya sa mas, ano, sa kanya, mas mababa sa kanya. Hindi siya, ano, magmayabang. Ganun, sir. Ano naman mensahe natin sa mga katulog niyo pong, ano, na marami rin pinag-aaral na anak? Ang gusto ko lang sa katulad kong mga magulang, hindi sila susuko, magtiyaga sila, gawin nila yung mabuti. Kahit anong maririnig nila, go on, let go and let God. Yun lang, sir. May mukhang nababasa ko yung kaligayahan mo na parang nasa heaven ka ngayon, cloud 9. So, yung iyak mo ay talagang hindi mo lang pinapakita pero deep inside talagang naiyak sa tuwa dahil yung anak ay nagtagumpay at naging top pa siya sa kanyang board exam. Mga kaibigan, si Nanay Tercita Aligado ang nagpalaki at naghanap buhay para lamang may taguyod sa pag-aaral ang kanyang anak na si Engineer Alexis Aligado na top 1 sa kanyang board exam sa Civil Engineering Licensure Examination. Mula sa Bayan ng Paway, Ilocos Norte, para sa Balitang Ilocos Online, Dennis Gabriel Alipio.